guys, it's Liz again. So it's August 26, 2021. It's gonna be my 7th day after my mastectomy surgery. I'm making a video of how to take care of your mastectomy surgery. Actually, hindi ka pwedeng mag-take a bath. So, you just have to do a half bath na lang. Tapos, ano, wipe lang ng towel, hot water, tapos with alcohol na kasama na yon. Tapos, wipe mo lang sa body mo, sa arms mo, tsaka sa armpit. Yun lang. Tapos, hindi mo pwedeng basain dito sa may area kasi nga bawal, sabi ng doktor. Tapos, kailangan mo siyang i-dressing every day. Ito change mo yung badge niya. So, I'm gonna show you how. Tapos, papakita ko yung tahi ko din. Okay, so ito na. Tinanggal ko na yung dressing. Tapos, need mo lang mag-replace ng dressing every day. Ito yung dressing ko, yung gauze pad. Tapos, papahiran mo lang ng alcohol yung area. Dito, tsaka dito. Ito yung tahi. Staple siya. Staple yung gamit ng surgeon doctor ko. Tapos, ito yung tube. Yung drainage niya, dito pumupunta. Hinihigop niya yung dugo doon sa armpit mo. Dalawa ito eh. Ito, isa. Pero, kinuha na ng surgeon doctor ko kasi nga, white na yung fluid. So, ito, yung isa, is red pa siya. Hindi pa siya pwede tanggalin. So, pag naging puti na yan, pwede na siya tanggalin. Tsaka, yes, ito, malaki talaga siya. Oh. Malaki. Tapos, medyo numb pa dito sa area ko. Mahapdi din, mahapdi. Malaki talaga kasi buong left breast ko ang kinuha. Tapos, hindi mo pa pwedeng i-up and down yung shoulder mo kasi nga, sabi ni Doc, connected yung nerves dito. Kasi pati doon sa may armpit area kinuha para iwas daw magkaka-lymph nodes. So, ito, pahiran mo lang ng alcohol, change ka lang ng gauze pad, tapos ito din, i-drain mo ito palagi. Pa, hindi mo na kailangang mag-wait na mapuno siya. So, kung feeling mo marami na talaga, so pwede mo na siyang i-drain. Tapos, babalik mo lang siya. Tapos, para naman magsasuction siya. So, kailangan marunong ka talagang mag-iwas nito. Tapos, marunong kang marunong. Pagkatapos mo kasi siyang tapos mong i-take out yung fluid, kailangan mong i-press yung suction valve para automatic na siya hihigopin dun sa loob. Kasi pag hindi ka marunong, may tendency na mag-e-infection, babalik yung dugo doon sa inooperahan. So, kailangan lalabas siya. Okay, tapos na po ako mag-dressing sa mastectomy surgery ko. So, yung chest ko, hindi ko na lang masasabi na breast kasi wala na akong breast sa left. So, tapos na ako mag-dressing. Nag-change na rin ako ng gauze pad. Nag-use ako ng alcohol to wipe the area. Tapos may sling ako. Bigay ito sa doctor ko. Para daw hindi ko magalaw-galaw yung armpit ko. Tapos hindi ko magalaw-galaw yung arms. Medyo mahapdi siya. Mahapdi. Tapos may kirot-kirot. Tapos a little bit of numb. Tapos pag ginalaw mo yung armpit mo, up and down, parang ganon. So hindi mo siya ma-up talaga. As in high up. Kasi masakit. Masakit talaga siya. So, rest lang, tapos tamang pahinga. Tapos, if you're going to sleep, you should sleep lay on your back. So, parang nakahiga ka na flat talaga. Flat yung higa mo doon sa bed. Kasi hindi ka pwedeng mag-sleep by side. Kasi pag nakasleep ka ng by side, sumasakit talaga siya kasi nga, gumagalaw yung mga nerves doon sa loob. Tapos, napaka-difficult sa akin kasi nga, left-handed ako. So, kumakain ako, kailangan ko talagang mag-practice ng right. Kasi, mahirap kapag left-handed, tapos left pa yung inupirahan sa akin.
Tapos kailangan din meron kang assistant mag-a-assist sa iyo pag if you want to take a bath, half bath, or if you want to change the dressing on the wound. Tapos inom ka din ng medicine, parang ganon. Sa akin kasi meron kasi akong pain reliever na medicine. So iniinom ko lang 'yon pag sumasakit at kung may kirot yung wound. Hindi ko naman siya iniinom araw-araw. Tapos for now, just wait na lang ako kasi nga tomorrow I have an appointment with my oncologist doctor regarding din sa result ng biopsy doon sa buong breast na kinuha nila kasi nga pinalaboratory nila ulit para malaman. Tapos may HER test din ako. Basta marami pa siyang test, malalaman doon kung anong resulta tsaka anong medicine na gagamitin sa chemotherapy ko. Ang sabi ng oncologist doctor ko, yung procedure na gagawin sa treatment is may radiation tapos may chemotherapy. So God bless na lang sa akin, pray lang ni Lord na sana negative lahat ng result, and then tomorrow update ko kayo bukas kasi pupunta ako ng hospital for my oncologist doctor appointment. So wait na lang tayo, tapos please support breast cancer and support breast cancer awareness. Please subscribe my channel and like my page as well para naman makahelp sa ibang babae na merong mga breast cancer dyan at saka ma-aware naman sila lahat. Thank you and God bless.